So what's up? This is your boy Uncle Jay again at ito na. Mag-start na kami. Nakalugay na ang aking dreadlocks. So ito yung nahiwagang gamit ng kuya mo. Ang artist natin. Yes, Malaysia. What's up? This is your boy Uncle Jay again. At nakita niyo naman yung buhok ko. At dahil gulo-gulo na siya, kailangan natin siya ipaayos. We're on the way papunta sa isang dreadlock artist. So, sama ko nga yung family and si Uno. And shoutout nga pala sa Guy Outdoor at sa Dyson Philippines. Thank you very much, Guy Outdoor. A few moments later. Punta na kami ron sa... Ay, nakawala ng grab mga chongol. Ayos! Yes po. Grab muna ngayon dahil bawal bumiyahe. Actually, walang biyahe pala. Nga pala yung artist na pupuntahan natin, si Bon Dreadlocks, no? So come on, don't be afraid to try. Shout out nga pala kay Ras Maming Relimbo. He's a good man. Very, very good man. Yes, man. Dito ako nag-aral dati, oh. Dito ako nag-aral. Actually, pumasok ako dyan dahil may box subject ako. Kasi panghapon ako nun. So umaga pa lang, papasok na ako para puntahan yung box subject ko. Nandito na kami sa kainta. So medyo marami akong naaalala sa mga nakikita ko dito. A few moments later. May natay, oh. May si Bon. Ayun siya! Ayun siya! Ang layo niya. Ang layo kasi ni Bon. Ayun si Bon, oh. Hindi ka expect na ganito maganda rito, pare. May aso sa likod ko. Maganda rito, matagtom. Maraming puno, sumisigaw na yung anak ni Bon. Eh, yun nakalagay. Think about back in the days when the was 89, little nigga on the grind, gotta get my door, my crime with two. Nakalagay din sa ano niya. Oo nga. So mga pabangkin, may nakita ko dito. Matagal ko lang ginawa ito, men. Yung painting ni Uncle Jay. You know? Police, boy na boy pa. Ito rin, oh. Akalain mo na natago nyo pa yun. Pala yung artist natin, si Bon. Sa lahat ng gustong makita yung kanyang mga gawa, try nyong bisitahin ang kanyang Facebook page, brother. Oh, check nyo to. Nakita nyo yung link yan. Ayan, oh. Kita nyo yan. So, sa lahat ng mga gusto magpa-dreadlocks, bro, pag-isipan nyo maigi. Kasi... Hindi biro. Una sa lahat, hindi biro ang gagastusin mo. So kung makikita nyo mga tol, eh, no? Kita nyo? Ang daming nakalabas, di ba? Dahil nga, kung makikita nyo yung buhok ko, ayan, ang dami nang nakakawala, di ba? So papaayos natin yan. Again, shoutout sa mga dreadlock artist na nandito, makakanood nyo ito. Kilala nyo siguro tong tao na yan, si Bon. Si Bon Dreadlocks. Sa lahat ng manonood nito, sa lahat ng mga magpapadreads at magpapa-repair, una sa lahat, sabi ko na sa inyo, masakit magpa-repair. Kasi, dikit-dikit na yung buhok ko, eh. No? So, kailangan niyang ayusin niyo. Hindi, ano bang unang step na gagawin mo pag nagre-repair ka? Wala yun. So, Pupunitin. Ang unang step ay punitin ang buhok. Ayan, katulad ng ginagawa niya. Yung pupunitin, di ba parang salita pa lang ang sakit na nung pupunitin. Oo, pupunitin niya yung buko kasi magkakadikit na yun. Oo. Yung mga dikit. Pero ito hindi to. Gusto ko to yung kadikit. Pero yung ibang sa pinaka nasa alit. Pupunitin. Oo. Sa mga di nakakaalam, nasabi ko na pala kanina. Aray ko. Nasabi ko na kanina to. Siya yung unang, siya talaga yung nag-dread sa akin. Napapangiwi ako. Ayan o.
Ano, magkaroon tayo ng challenge. Pilitin kong hindi umaray. Ang hirap yata yun. Ginagawa niya ko. Ginagawa niya. At may mga tanong kasi sa akin nung mga nakaraan about sa dreadlocks. Gano'n daw ba kahaba bago magpa-dreads? Or ano yung pinaka-standard na haba ng buhok bago ipa-dreads? So, tanong natin sa expert. Mga 3 inch na yun. Pwede nang kabita ng extension. Pero yung 3 inch, pwede na i-dreads lang yun, dreads lang. Pwede naman. So, siya rin yung nag-dreads ng buhok ko noon. Ang buhok ko noon na nagpa-dreads ako, siguro nagpas ng baba. Hanggang dito. Pare, o nagpare, pero ba gano'ng katagal kinatagal bago magulo ulit? Ito bang ginagawa mo, lifetime na ba ito? So ngayon, alam nyo na hindi po sinusunog yung buhok na ganito, ha? Pero worth it naman to pagtapos kasi maayos na ulit siya. Para kang ano? Para kang anak. Ha? Para kang bagong panganak. Yun, para kang ganun. Para kang bagong panganak. Pahinga muna kami at iinom lang ang tubig. At ito, linis na niya pre, oh. Panis. Ilang piraso pa lang yan. We have a long way to go. So magkakaroon na ba tayo ng cooking vlog short ko lang? Tino mo. Uy, ano yan ah? Espada niya yan ah. Kabraso. Ay, pag gumawa ka ng vlog ba, siya yung tatawag mo. What's up mga kabraso? No? Kabraso. Time check. Kanina nag-start kami ng mga 10. 10 a.m. 12 na ngayon. At may bumisita na rin sa amin si... Choi. Ang pangalan niya ay Choi. So ang ganda ng buhok niya. Uy! Ay! Nag-solo na naman, no? Gawa niya rin yan, no? Gawa niya. A few moments later. At dahil inabot na kami ng tanghali, it's time to eat, man. Oh, sinigang. Shoutout daw sa mga kabraso niya. Shoutout daw. Talagang dito ko na-amaze eh. Alam niyo ba kung gano'ng nakatagal yan? Ha? Gano'ng nakatagal yan? Painting na ni Uncle J, bro. Ito din, oh. Ngayon yung aking ano, sign. Yes. Stig. A few moments later. Yo, I'm back. Teka, kadigmaan na po. Masyado na talaga nagdikit-dikit yung buho, kaya medyo nahihirapan na rin to si brother. Dikit na siya, so inaayos siya talaga eh. Ganyan. Kaya kayo, kung magpapadreadlocks kayo, make sure. Di ba, ano naman, talagang normal naman ipa... Ano, buwan-buwan ba? Ano pa yung pinaka magandang time span o timeline bago magpa-repair pagkatapos mag... Ano? Siguro mga 2 to 3 months. Oo, mataas. Depende rin kasi yun. Depende saan? Meron ka yan, masailam ka. Gusto mo, lagi malinis yung buhok mo. Ah, sa bagay mo. May mga ganun kasi, may mga client ako ganun. Hindi, yung tipo ba na para bago mag ano, bago mag kung, ayan, katulad yan, ganyang sitwasyon na, di ba? Dito kasi kaya may maintain to ka, di ka nagpaparefer. Yung ano lang, kailangan lang, kada maliligo ka. Kasi kada pagbasa ang buhok, mas siya magdikit. Mas may chance siya talaga magdikit. Kaya kailangan, pag bago ligo ka, nagliwala pala yung siya. Okay mga kapamangkin, time check na po. At ngayon po ay 5 o'clock na. Kita niya naman, nangangalahati na siya at nagkakaroon na ng progress. At ilang beses na po siya nasusugatan sa kamay. Tingin ko nakakakalahati na siya. May bisita nga pala tayo. Pongs. Si Bon kanina pa ito nasusugatan. Hindi ko alam kung ilang beses na ito natutusok. Ilang beses ka man natutusok? Ito, player to ng ML talaga. Nakasali na sa tournament to. Ilang doggy kung walang papi. Ah, oo. Ewan ko ano nangyari sa karir niya. Ano ba nangyari sa karir mo? Ba't hindi mo na tinuloy ang ML? Study first eh. Study first tayo eh. Wow. Para sa pangarap. Ano bang pangarap mo? ML player. A few moments later. Time check at nakita niya naman madilim na rito. At nakita niya naman, ha? Actually, ngayon ko lang ulit nakita yung buko. Simula kanina. At ayan na siya.
Look at that! Holy smoking dreads! Yes! Linis, bro! Worth it! Worth it! Worth it yung tagal. Worth it din yung sakit. Kasi talagang dikit-dikit na yung buho ko, kaya masakit na siya. Ang dreads mo, kuya. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 9 hours na kaming nagdudot. 9 hours na siya nagdudot-dot. So 5 beses na siya nasusundot sa kamay. Pabalik tayo mamaya pag ano, pag okay na. Yo! Time check! Alas 8 na. At may curfew tayo ngayon, diba? So bukas na lang ulit. Bukas na lang ulit. At aside na ng ulo, pero maganda na yung progress niya. A few moments later. Yo, what's up? This is your boy, Uncle Jay. At kauwi lang namin. Hindi natapos ang aking buhok. Oh, yun na. Pinagpabukas na namin dahil unang-uno sa lahat. Baka wala na kayong masakyan pa uwi. At yan, nakikita nyo, para na ako si Predator. At yung bandang likod ko dito, siguro mga... Siguro mga 12 pieces pa, hindi pa na ayos, magkakadikit pa rin sila sa likod. So bukas mag, kung hindi pupunta rito si Bono, magpupunta sa kanila. Ayusin namin, so bukas na lang tayo magkita, nakakapagod, ilang oras din ako nakaupo. Nakaupo ilang oras na pagod, no? Nakakapagod, sakit. Ang sakit talaga nung inaayos niya kasi. Nakakapagod pigilan yung sakit. Bukas na lang mga kapatid, no? Ito tayo ulit. So, ano kayong mangyari?